Magandang araw po, Congressman Mary. Yes, aros. Magandang araw din. Yes. Salamat po at pinaulakan nyo kami para ma-interview kayo one-on-one dito sa whatsapppilipinas.com. Yes. Salamat din sa pag-invite sa akin, bro. Ngayon po. So, ang tatanong ko lang po sa inyo basically is, diba lahat naman po ng mga kandidato natin running for senator, for vice president, for president, may kanya-kanya mga programa po yan, diba? And then, ang ayoko lang po sa iba kasi, meron silang maraming pinapangako pero wala silang specific na action plan or paano nila i-accomplish yung pinapangako nila. So, in your case po, ano po yung mga programs ninyo na nakaplano na with a specific action plan on what exactly what you're going to do it, how you're going to do it? Yes, well, siguro ang advantage ko sa iba naman siguro, if ever, yung mga platforma ko were based on what I did previously sa Kongreso. Mm-hmm. Ibig sabihin yung mga issues na yan, either nag-file ako ng bill, o may final akong resolution to investigate, o ipinaglaban ko sa korte at through legal action, or kasama sa mga advocacies ko labas ng Kongreso. So, kung ang platforma, ibig sabihin ay, kumbawa sa ekonomiya, sa akin, two-pronged economic approach, yung ang tingin kong sagot sa kahirapan, una muna, genuine agrarian reform, libreng pamamahagi ng lupa sa lahat ng magsasaka, at gobyerno dapat ang magkustos ng land reform. Kasama, kapareho ko sa iba't ibang mga bansa na nag-land reform, government subsidize ang land reform. At hindi siya pwedeng katulad ng CARP ngayon na napakaraming grupo will ever succeed. Pinapabayaran mo pa sa masasaka yung lupa. Pinapabayaran mo sa masasaka yung lupa. Isang bagyo lang yan, hindi na makabayad. Isang anak lang ma-hospital, hindi na makabayad. So yun ang isang concrete yan. May bill kami dyan, no? Genuine Agrarian Reform Bill na nakapending sa Kongreso. Yung specifics niya, tinatanggal ang mga loopholes, tinatanggal ng maraming exemption doon sa land reform. Tapos grabe ang concrete plans for government subsidy and support natin sa magsasaka sa first part. On the basis niyan, walang bansa na umunlad ng hindi ng land reform. Actually, kahit hindi ka matalinong tao o hindi ka sabihin natin abogado or economy, alam mo na ang isang bansa na 70% na ay magsasaka at ito ay mahirap. Hindi ka umunlad sa 70% ng population mo. Dapat iangat mo yung buhay nila para maging vibrant factor sila sa ekonomiya at makatulong doon sa pag-umunlad. Yung pangalawang part ng two-prong economic strategy ng platforma, wala na. I think I'm one of the few, if not the only one, who carries the genuine agrarian reform platform. And the second component, which is national industrialization. Simply put, ang national industrialization sa ekonomiya, yan ang mabibigay ng employment. Ang ibig sabihin nun ay, simply means, buhos kapital ang gobyerno. Buhos kapital at support ang gobyerno sa lokal na negosyo at industriya. Counterpose ito sa economic strategy ng gobyerno ngayon. Many other governments previously na ang main engine of growth ay ang foreign investors. Sa akin, ang foreign investors have been practiced for decades. Lahat na lang ng presidente ng lumabas ng bansa pagdating dito, sabihin nila, I brought with me $100 billion worth of investment, $300 million worth of investment, etc. Bakit hindi ba ang mga tanggukay natin? Kasi siyempre, for every dollar na in-invest dito, $2, $3, $4, $5 ang kukunin na. So, sa akin, ang problema ng Pilipinas is because we do not produce what we need. And we should produce what we need through industrialization. Concretely, ang sabihin ko rin, eh, nagpo-produce tayo ng soya, ng copra, ng tabako, ng liog, many other things for the needs of other countries. Sila, ipoprocess nila yan. Gagawin nila finished products and then they will produce what they need. Kasi yun ang tanong sa akin, ang tanong ko sa gobyerno, who will produce what they need? Who will produce the cell phone? Who will produce the camera? Who will produce the microphone? Who will produce the electric fan and the air fan? Hindi tayo. Kala natin tayo nag-produce ng electric fan. Yung makina nung galing Taiwan or Thailand.
yung propeller nun, gawa sa ibang bansa. Wala naman sa steel industry. Paano ka unlad? Di pa ako, wala kang produce. So ang nangyari doon, lugi tayo. We produce what they need, mga agricultural products. They produce what we need, the computers, the cars, the aircon, the checker. Lugi yun. So sa akin, we produce the microphone. We produce the camera. We produce the electric fan. I dream of the day when we can produce our own electric fan. Yung tayo mismo tumugon. Yung sarili nating electric fan. And kailangan yan, magtayo ang gobyerno, kasama siyempre, ipo-spur ng gobyerno ang pagtayo ng ligo-ligo mga factories at paggawa na nagpo-produce nito. Kung nag-sprout yan all over the country, yan ang mag-provide ng permanent employment. Hindi katulad ngayon na ang employment natin sa service, sa mall ka, sales floor ka, call center ka, kasi produce anything, right? Call center is actually a service ka. You provide service to others. But you don't create a phone, you don't create a camera. Sa atin, yun ang gano'n. So, para sa akin, pag ma-achieve yan, of course, there will be investors. There will be foreigners. Nandiyan na yan. But the main engine of growth is national industrialization. So, katuwang ng nandiyan ko industrialization, yun ang mag-provide. So, those are long-term economic platform. Siyempre, may mga short-term platforms like pension reforms, kaya mababa ang pension, taxation reforms, kaya napakataas ng taxation natin. And other bills in relation to environment, to labor, to human rights, and suffering, and corruption, things like freedom of information law, things like 125 pesos na rin sa South ng Lama Bulawa, and other things like 6,000 pesos ang mag-increase as well ng mga guro, pag-protect sa environment, pag-curtail sa rampant na pagsira ng kalikang South. And any other bills. Pero ang main platform talaga is, of course, economic treatment. Kasi pag inundan ang buhay natin, maraming problema ang pwede niyang tuhugin at survive.